Welcome back sa ating channel! Pauwi ko lang galing ng work. Meron akong nabili sa aking ka-work na The Ordinary. Bali, dalawa yung kinuha ko. Isang toner. The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution. Bali yan. And tatry natin ito mamaya. And then, yung isa kong nabili ay pare silang The Ordinary. Ito namang isa ay Hyaluronic. Ang hirap lang basahin. Nakakadugo mo na utak to. Hyaluronic Acid 2% plus B5. Wow. So, ayan. Mamaya na din natin ito i-unbox. At maliligo muna ako. Maghihilamos lang. And then, gamitin natin tong dalawa na to. I'm back. Mamaya na ako magbo-blower. Kasi basang-basa pa yung buhok ko. Medyo patuyin ko ng konti. Yan bali, ang una natin gagamitin ay yung Glycolic Acid 7% Toning Solution. So, ayan. Ayan siya. Yan yung una natin gagamitin. So, i-unbox na natin. Ayan, meron siyang, ayan, meron siyang ganito. Ayan. So, yung mga na-ordinary users dyan, for sure, alam nyo na. Yun lang laman niya. So, ayan, ito yung product. Ayan siya. Ay, ito siya. Ayan. Ayan siya. Bali, ito ay ilang ml? 240 ml. Ayan. 240 ml siya. Dito sa may ano niya likod, meron, andi dito yung mga ingredients, yung direction kung paano siya gamitin. Palitan na natin yung takip niya. Ayan, takpan. Tinanggal ko na. Hindi pa ako nakatry mag-toner, pero sa mga napanood ko, gumagamit sila ng pads. Pero para sa akin na, first time user ko, parang sa tingin ko, mas okay na gamitin yung ano lang, ganun, tap-tap-tap-tap-tap lang, ganun. Ayan, so ilalagay ko lang siya sa kamay ko para yung ano, liquid niya hindi masayang. Kasi pag nilagay ko sa cotton, sisip-sipin ng cotton, so masasayang. Bago natin pala gamitin, tignan muna natin yung mukha ko. Ayan, before. Ayan. Ang problema kasi sa mukha ko is yung medyo malalaki yung pores ko. Gusto ko lang i-reduce ng konti yung opening ng pores ko. Masyado kasing malaki. Ayan, before na gumamit ng The Ordinary. Ayan, gumamit na tayo. Maglagay tayo ng konti dito. Parang wala naman, parang tubig lang. Ayan. Konti lang yun nilagay ko. Konti lang muna kasi first day ko pa lang naman siya ginamit. Ayan. Ayan. Bang naghihintay tayo, i-unbox naman natin tong Hyaluronic Acid 2% plus B5. Pwedeng i-partner dun sa may toner na nakuha ko. Kasi hindi siya basta-basta po pwedeng i-partner sa kung saan-saan. Kasi baka lalong ma-irritate yung skin nyo. So, nagtanong ako dun sa kinuhanan ko kung ano yung magandang i-partner dito sa Glycolic Acid Toning Solution. So, ang nirecommend niya sa akin ay Hyaluronic Acid 2% B plus B5. So, ayan. I-open na natin siya. Ayan. Bali, ganito siya. Wala nang laman. Ayan. Oh, maganda ka dyan. So, ayan. Ayan siya. Ang cute niya. Ayan, oh. Ang cute niya lang. Bali, ito ay ilang ml? 30 ml. Ayan. 30 ml naman siya. Ayan. Dito sa may bottle niya, meron din siyang direction. Dito din sa box niya, meron din kasamang direction. Check natin. Ating mukha. Ayan. Oh my God, kaganda na tayo.
konti lang daw. Kailangan konti lang. Bale, ang gagawin ko, idadirect ko na siya sa skin ko. Ayun. Ganito ko na siya. Yung feeling, wala pa akong nararamdaman. Wala. Hindi mahapde. Wala akong nararamdaman hapde. Yeah. Ayan siya. So, ayan. This is our day one. Gamit ko. So, ang masasabi ko lang sa product na to is, ang ganda ng effect niya sa mukha ko. Tsaka tong ano, medyo malakas lang ako sa ano, sa serum. Sa serum ako medyo malakas. Pero okay lang. Kasi ano naman, maganda naman yung effect niya sa face. Kaya okay lang kahit marami ako maglagay sa mukha ko ng ano. Highly recommended ko siya. Hindi naman siya mahapdi sa mukha. Siguro iba-iba din siguro ng ano, ng skin type. Pero nung ginamit ko kasi tong toner, hindi siya mahapdi. Wala siyang hapdi sa mukha. And then ito ding serum. Wala din siyang hapdi sa mukha. So, pagka ina-apply ko siya, ang una kong ina-apply is itong toner. So, after ko mai-apply, wait ko lang siya matuyo ng konti. Yung as in, hindi na siya yung wet na wet. Kasi pagka-apply mo, medyo ano pa siya eh. Medyo fresh pa siya. Fresh talaga. Medyo may basa-basa pa, ganun. So, hintayin mo siyang matuyo talaga sa mukha mo. And then, after nun, tsaka mo ina-apply tong serum na to. After 1 week, okay naman siya. So, feeling ko, kahit ituloy-tuloy ko tong paggamit ng ordinary, mas maganda pa yung effect. Kasi 1 week pa lang naman, okay naman siya. Hindi naman nag-breakout yung skin ko. Hindi naman siya nagkaroon ng ano, rashes sa mukha ko. Walang allergy. Okay naman siya. At saka, hindi man ganun kabilis na nag-reduce yung opening ng pores ko.
nabawasan yung mga blackheads sa ilong ko. Yun yung napansin ko, nabawasan yung blackheads niya. Tapos parang lalong nag-bright yung mukha ko. Wow, nag-bright talaga. Lalong nag-bright yung mukha ko. Tsaka yung na-observe ko sa kanya, kasi every night ako naglalagay. So, pagising ko sa umaga, glass skin yung mukha ko. Koreana. Koreana ang dating ni ate girl. Pagkahilamos ko ng umaga, wala na akong ina-apply sa mukha ko eh. Pero mas recommended na gagamit kayo ng sunscreen kung lalabas kayo ng umaga or siguro magpapa-araw kayo, ganyan. Eh kasi ako sa umaga, pag pumapasok ako naman sa work, is maaga pa naman nun, hindi pa naman ganun kainit. Kaya pagka pumapasok ako sa work, wala na din ako nilalagay sa mukha ko. So, sa mga nagbabalak na gustong gumamit ng ordinary, pwede naman kayo mag-search muna or magbasa-basa muna kayo about dito sa glycolic acid. Pwede naman kayo mag-search muna if ever na bago pa lang kayo gagamit. Kaya manood din kayo ng mga YouTube. Kasi ganun din yung ginawa ko nung plan kong gumamit ng ordinary. Nanood-nood din muna ako sa YouTube or tsaka nag-search din ako sa Google. Nagbasa-basa ako kung ano yung mga benefits na pwedeng maibigay nitong ordinary. Halos lahat naman ng reviews dito sa The Ordinary is lahat naman magaganda. So, nainganyo din talaga akong gamitin to. Kasi ang problema ko din talaga is yung malalaki talaga yung pores ng skin ko. Normal naman talaga sa atin na may pores tayo. Pero kasi yung sa akin kasi, as in, open pores kasi. Sa price naman nitong The Ordinary, sa tingin ko, tama lang. Hindi siya ganun na mahal. Kasi, Ito 240 ml. So, makukonsume mo siya siguro na mga 5 to 6 months. Ganun na din katagal. So, tipid na rin. Pero siguro kung dito sa serum, which is 30 ml ata to. Yes, 30 ml. Siguro may pagka-pricey ng konti. Pero maganda yung effect niya. Kung glycolic acid lang gagamitin mo, sulit na talaga yung babayaran mo. Kasi, 240 ml siya, makukonsume mo siya ng 5 to 6 months. Diba? Ang tagal na. And that's all for this vlog. Sana nag-enjoy kayo sa kaapihan ko. Tapos mo na tong vlog na to. Thanks for watching guys. See you on my next vlog. Bye!